Hello everyone! Thank you so much po muna sa pag-click ng video na ito. Ngayon po ay babahagi ko po paano po ako kumuha ng appointment sa DFA. Punta po kayo sa description box. May link po dyan. Please click po at ito po yung bubungad at lalabas after nyo pong maklik yung link. Ayan po yung listahan kung saan po pwedeng pumunta at kumuha ng passport. Kapag nasa NCR po kayo, marami kayong choices. Meron din po sa mga SM malls. So kung saan po kayo malapit or kung saan nyo po gustong kumuha ng passport, ikiklik nyo lang po yan and after that, merong office address at view map kung hindi po kayo sigurado sa location at meron din pong contact information. After that, merong notice. Babasahin nyo po yan at after nyo po maintindihan ay please click the small box at next po. After po nyan ay ayan na po. For individual appointment, date and time, ayan po yung mga available dates and time. Sa April po, fully book na po lahat yan. Normally po, next month na po tayo makakakuha ng available date and time. So, sa katapusan ng May, marami pa pong schedule at pili po kayo dyan kung saan po kayo free at may time. After that, I'm not a robot, click nyo po and then next. So, dito po sa pag-fill up ng personal information, kailangan po, hindi po tayo magkakamali sa spelling po ng pangalan, sa date of birth nyo po at email address at sa lahat ng dapat fill upan nyo, kailangan tama po ang information or details na ilalagay nyo po. Dahil kapag ito po ay mali, mahihirapan po tayong itong ipabago mismo sa araw ng inyong appointment date. Kung ano po ang nakalagay sa birth certificate, yung pangalan at date of birth, kailangan ayun din po yung nakalagay dito. After nyo pong sagutan lahat ng information na kailangan, ay magsisend ng reference number ang DFA sa email na nilagay nyo po. So, kailangan tama lahat ng mga details na nilalagay nyo po para maiwasan yung mga problema sa pagkuha ng appointment pati na rin po sa pagbabayad. Okay? Yung view payment instruction po, i-click nyo po yan at dyan nyo po malalaman kung magkano po ang babayaran ninyo. At syempre, magdala na din po kayo ng extra po na pera. At dyan nyo din po malalaman sa view payment instruction na yan, yung naka-blue na po yan na naka-highlight, is kung saan po pwedeng magbayad ng passport fee. After mo pong magbayad ng passport fee, ay magsisend na agad ng confirmation na you have successfully confirmed your passport appointment booking. Nakalagay po dyan yung details po ng appointment mo. Site name, date, and time. At ito po yung mahalaga, no? Yung application form po, dapat i-print nyo po sa A4 na size paper. Yung naka-highlight na po yan na naka-blue, i-click nyo po yan at i-print po yung mga nandyan. At lahat ng isisend po nila sa inyo ay i-print nyo po. Bago po tayo pumunta sa ating site or sa ating DFA site, kailangan po muna natin i-accomplish lahat ng requirements na kailangan. Unang-una, birth certificate. Kailangan malinaw at dapat po ito'y nababasa at malinaw at dapat ay PSA birth certificate. Ayan po yung mga requirements na kailangan nyo pong pagpilian. Normally po, kapag wala kang government-issued ID at ikaw ay estudyante pa lang, kailangan mo ng birth certificate, NBI clearance as supporting documents po. NBI clearance at ang ating voter certification. Ngayon po, hindi na po nag-i-issue ang COMELEC ng voter's ID dahil
meron na po tayong national ID. Kung ang national ID mo ay hindi mo pa na-re-receive at ikaw ay registered voter, pwedeng-pwede kang kumuha ng voter certification with NBI clearance as supporting document. Okay po, bale tatlong major requirements ang kailangan mong dalhin sa araw ng inyong appointment sa DFA. Number 1, birth certificate. Number 2, voter certification na in-issue sa Intramuros, Manila or kahit sa inyong mga city hall. Pero ako po, based on my experience, sa Intramuros, Manila ko po siya kinuha. Ang bayad po ay nasa 75 pesos po ata or 80 pesos, wala pa pong 100 pesos. Ang kailangan mong dalhin ay valid ID, ang akin po ay PhilHealth ID. Nagdala na rin po ako ng birth certificate in case po na hanapin po nila. At number 3 is NBI clearance. So, paano ba kumuha yan? Madali lang din po. Online na lang din po iyan. Kapag ikaw ay first time mo palang kukuha ng NBI clearance, wala pong bayad. So, ang mga requirements na pagkuha ng NBI clearance ay makikita nyo rin po sa kanilang NBI na website. Again po, itong video na ito ay para sa mga adult new applications. Number 1, kailangan po natin ng confirmed online appointment. Ito po iyon. Huwag niyo pong kakalimutan i-print lahat ng sinend ng DFA sa inyong email. Number 2, a personal appearance. Hindi po, bawal po dito yung sa iba niyo po ipapagawa. Sa ibang tao po ang pupunta para sa inyo. Hindi po. Kayo po mismo ang dapat pumunta. Number 3, accomplish application form. Number 4, original and photocopy of PSA birth certificate. Kapag po hindi malinaw at hindi mabasa yung PSA nyo po, kailangan po ng local civil register copy is required. Kapag ang PSA birth certificate mo is not clear or cannot be read. Number 5, ito po. List of acceptable IDs or Philippine passport application. So, kailangan po natin ng any of the following acceptable IDs with one photocopy.